Kailangan dito focus lang. Muntik pa malaglag. Yung lately nagpa-drug test ulit ako para sa US. Baka sakali sa mga susunod na mga video natin, mga kaibigan, is magpapa-US tayo. Ayun guys, good morning, good morning. Kain tayo, kain. Andito tayo ngayon sa Belta, British Columbia. Kadadrop ko lang yung load ko. Tapos, naantay ko lang sandali yung load information na ibibigay sa akin kasi maaga ako nakarating dito. Hindi ako umabot kagabi. Kaya naman may pagkakataon ako mag-almusal na. Kain tayo mga kaibigan. Ang ulam natin, meron tayong tinulang manok na may sayote. Luto ni Mrs. At ito kanin. Damihan ko na kumain ngayon para dire-diretso yung biyahe. Hindi ako gugutomin para makadrive tayo ng mahaba-haba. Yan. Siya nga pala, no? Sa mga nakasunod sa ating mga video vlog. Oops! Muntik pa malaglag. Yung lately, nagpa-drug test ulit ako para sa US. Baka sakali sa mga susunod na mga video natin, mga kaibigan, is magpapa-US tayo. Bali, itong biyaheng ito, yung pabalik na ako ng Winnipeg, baka ito na yung huli muna na biyahe. Na biyahe ko dito sa bundok, makapagpahinga man lang si Cordapia sa ganitong klase ng load. Medyo mapigat. Pero ang miles, wala nang problema sa miles kasi talagang may miles dito sa ano, sa dito sa container van ng ano. Pantosawa ka rito. Na kumbaga sa ano, non-stop eh. Pagdating mo rito, may load ka na agad. Mayroon man delay pero hindi umaabot ng mga 3 to 5 hours. Minsan pa binabayaran ka pa dun sa waiting time na ganun. Yan. Tapos may premium sila. Hindi ng kagandahan, mountain premium. Kaya maganda nga ito pag company driver ka eh. Uli kong nakausap si Kanakan sa telepono. Naka 14,500 daw sila eh. Sabi niya kasi 36 hours yung madalas. Reset lang. Eh binata pa naman si Kanakan. Actually nga pala si Kanakan pala guys, no, nag-den dito siya sa Traverse, inoperan siya ng maganda-ganda. So bumalik siya rito, nag-company driver na lang. Shoutout nga pala yung misis ko dyan, na tagaluto ng aking ulam. Shoutout honey, maraming salamat sa ano, sa luto mong ulam ngayon. Higop muna tayo mga kaibigan. Sarap, tinulang manok. Guys, ha, tinulang manok. Sorry. Tinulang manok. Tapos may sili pa ako, mahilig ako sa sili. May sila ako dyan. Tapos, ayan, tapos natin kumain. At pag nabigay yung ano natin, load information natin. Hook natin yung load natin, tapos balik tayo Winnipeg. Tapos magre-reset ulit. Tapos kung mag-reset, babalik na tayo sa karsada. Hopefully, yung time na yon is sa pagbalik ng karsada, sana sa ano na tayo, sa US na tayo. Although ngayon, okay na dito ngayon sa bundok kasi
hindi na masyadong ano ang snow kasi patapos na ang winter, March na ngayon, April 31 yata yung kailangan mandatory na magdala ka ng ano ng chain. Yan. Okay guys, kain muna kayo. Sabayan nyo na ako dito, kain tayo. At pagkatapos nyan, nilalargan tayo ulit. Shout out nga pala guys na mga ano no. Sa mga nagpapa-shout out sa atin na masugid natin taga-subaybay. Sila Ate Chris ng California. Si Emma Simbrano, Madam Emma Simbrano na nag-share sa mga video vlog natin madalas. Ta Emeline Villarica, Villafrancia, Ben Arabe, Ivan na taga Regina, at kayong lahat na mga kaibigan. Hindi ko kasi maalala kung sino yung mga nagpapa-shoutout sa akin eh, pero marami nagko-comment sila masyado sa aking ano, sa mga aking mga video vlog, pero hindi ko kayang i-shoutout lahat yun na isa-isahin kasi wala akong listahan, hindi ko maalala. Pero guys, maraming salamat sa pagsuporta sa mga video vlog ko, no? Thank you talaga. Kakain muna tayo mga kaibigan. Yan, tara. Yun, nandito na tayo sa Golden. Kagahapon nakuha ko yung load ko sa Delta. Medyo mga 4 na oras pagkatapos ko kumain, i-netflip ko. Medyo natagalan lang yung ano guys eh, yung nag-pick up na taga British Columbia, yung kanilang local driver. But anyway, okay lang din naman para makapagpahinga ako. Kasi hinapit ko yung pagmamaneho, yung pag-ano ko. Pagpunta ko ron, maaga ako eh. Maaga pa lang, andun na ako eh. And, ito na tayo sa Golden mga kaibigan at itong construction, dadaanan natin. At ang load kong ito is dalawang drop, isa sa Calgary, Alberta sa Chinook, at pagkatapos doon is yung matitira diretso na tayo ng Winnipeg. Ano yung mga akyatan dito mga kaibigan? Ito na yan mga kaibigan, yung huling biyahe natin ngayong winter dito sa British Columbia. Kasi ang plano nila sa akin is papupuntahin tayo sa US. Baka sakaling matuloy-tuloy, sakali man, para makapagpahinga man lang tayo sa ano, sa bundok ba. Mabilis lang magdumi yung mga windshield eh. Kaibigan, ayan na yung update ng ano, malapit na rin siguro nila matapos to. Sila pakadelegado kasi dito guys eh. Kaya gusto nilang gawing dalawang linya to. Sa gilid ng pangin, mga equipment nila oh.
takot. Sterling, malaking equipment. Tapos salubungan pa yung mga truck, oh. Sa gabi, sarado to guys, eh. Kasi sa gabi, maroon sila nagtagano ng mga siguro, mga ganyan. Tikitan! Kapag ma-out of focus ka rito, maaari ka pang masabitan ng ano eh. Ano, tulad nyo, no? Tinitibak pala nila yung ito guys, oh, gilid na to. Takot ito, tinitibak pala nila yung ano, yung bundok. Napaluwang yung karsada. Hirap yan. Tulad nito, tulin pa oh. Tapos troso ang talaga lang, tuulin pang magpatakbo eh, alam na nga lang ganito eh. And guys, ito yung nakakatakot dito eh. Kung ako makarating dito talaga nun, napapakapit ako sa upuan eh. Pero sanay na tayo, kumbaga sa ano, ilang buwan ko nung tinakputong dire-diretso mula nung nag-container ako dito sa Travers eh. Although dinadrive ko na ito doon pa sa kabilang company tayo sa mga nakasubaybay sa atin. Nakita nyo naman siguro yung mga video vlog ko. Yan. Kailangan dito focus lang. Kasi sobrang sobrang traffic. Tapos kapag kapapunta tayo doon sa east incline, pag yung mga papunta rito sa west decline. Mako, mak. Magandang mako. Malapit-lapit na nilang matapos guys. Itong mga dikitan na ganito guys, gusto kong i-alo sa inyo, i-share sa inyo. Masarap ba yun? Yung talagang ang sikip na kadaanan, dikit sa dikit, kumbaga. Ito sa may kanto na to. Dito, pagka alam nating medyo
tagilid dahil maraming mga sasakyan. Tulad nun, may parating na ano, na truck. Ang ginagawa ko niyan eh, pinapa ano ko muna bago ako dumiretso, kasi ano, katulad niyan, no? Dikit-dikitan niyan sa kantong-kantong yan. Ito, dikit-dikitan dito. Maaring masabitan yung mga sasakyan dyan. Tsaka kailangan i-watch out mo yung gilid mo dun. Baka mamaya sumabit naman yung trailer tire mo dun sa may, ano, barikada. Masabugan ka pa. Pahala na naman. Kung itong passing truck, alalakas na ito, no? Troso ba naman yung hinihila? Bakit eh? Kalusong naman to. Sana wala nang maging aberya dyan, oh. Volvo talaga, guys. Malakas ang engine brake, eh. Hindi ko pa ipreno-preno yan. Engine brake lang ginagamit ko. Naglalaro ko lang yung 1-2-1-2 kapag ganito. Tsaka kailangan yung distance natin kapag ano. Kasi ang truck, lalo na pag loaded at mabigat yan, hindi yan basta-basta nakakapag-preno right on the spot. Kailangan mo ng ano, ng braking distance. Kaya maintain lang natin yung distansya natin para kung nag-brake tayo, makapag-brake tayo right on the spot. Hindi yung too close, tapos mag-brake ka, eh wala ka. It's too late ka na. Hindi ka abutin sa braking distance. Bibuild tayo ng momentum. Yun, mga kaibigan, nakamatay tayo. Build tayo ngayon ng momentum kasi paangat naman ito ngayon. Kanina doon masyadong matarik, ito angat naman. Matinding angatan naman ito. Bilo rin si PDX, eh. Kasi aakyat siya, eh. Maksaya lang ngayon, guys. Pagka ganitong tagtunaw na lang, ano, ng yellow, maksaya talaga sa, ano, sa windshield wasa. Kailangan, laging may bawang ka. Isa o dalawang galon. Kasi, lalo pag naubusan ka, mangyayari niyan.
wala na. Wala ka lang makikita hanggang naging blind. Ayan guys, yung pangat. Ano yung lansat siguro tabi ah. Saya. Kasi yung mga tilamsik ng mga to. Ah, hanggang saan si Cordapia? Kaya pa niya yatang lagpasan to mga to. Ngayong load ko, punong-puno rin. PTX ang alam ko, ang marga lang ng PTX yata, ano eh, puro papel. Sulat, ganyan. Bigat to. Ano yung laman niya? Oops. Bigat din to. Parang ano to eh. Pakal mga simentong mga ano eh, bigat yan. Putan natin si ano, may dadaan sa atin dito sa likod, kaya patahanin natin. Kasi pag kaya mga yun, hindi mo pinadaan, namamakyo yung mga ites eh. Papakyoan ka eh. Pag hindi mo sila pinadaan. Yung mga kotse na yan. O yun, ano yun? Kakanan ah. Kaka... Mayarap kasi guys, pagka ang truck eh, mauubusan ng ano, tulad nito, mauubusan ako ng momentum eh. Kasi hindi ako makakanan, mag-slow down ako, mahirapan na naman yung pag-akyat. Kasi mabagal tong mga to, mabibitin yung usad ng trap. Lalo na to, mabigat siguro tong karga nito, ano kaya tong mga to? Wala tayong magagawa, ganyan lang talaga ang truck eh. Trabaho nila yung maghila, kargan ng mabibigat, ibundok to eh, wala tayong magagawa. Kaya kailangan be patient lang tayo sa mga truck ha. Shout out yan sa mga mga nagdadrive ng sasakyan lang no, na mga car tulad ng mga to. Guys, be patient lang kayo sa mga katulad naming mga truck driver. Kung alam nyo mabagal yung pag-angat ng mga truck driver, sana huwag kayo magagalit kasi hindi naman namin kagustuhan yan. Kasi alam nyo naman, tulad ng mga to, ang mga karga is mabibigat, loaded, unlike sa mga sasakyan talaga na mababagal. I mean mabibilis tumakbo kasi wala namang mga karga, hindi tao lang. Kaya yung sa buntok sa amin ay mabagal talaga ang aming ano, pagpag-angat. Kaya be patient guys ha. Anyway guys, ito na yung huling biyahe natin sa buntok for the time being. At magkita-kita tayo sa susunod na video episode ulit natin. Yun, sana guys nag-enjoy kayo kahit papaano dito sa vlog ko. Hindi man perfecto, pero sana entertainment at the same time may maliit na ideas kayong napulot. Pagpapasalamatan ko na rin. Guys, don't forget to leave a comment down below. Para sa mga nagpapa-shoutout sa akin, pasensya na, hindi ako nakapag-shoutout. Pero guys,
hindi ko kayo nakakalimutan. Kaya lahat naman ng nagko-comment doon sa mga video vlog ko is sinisikap kong anuhin. Sagutan lahat yung mga comment nila doon. Magpasin natin to. Nakukunin natin yung pana. Para sa ganoon, merong makadaan. Yan. So just leave a comment doon sa comment section down below mga kaibigan, no? Para masagot ko. Alright. Kita-kita tayo sa susunod na video vlog, guys. Hanggang sa muli. Peace up, guys. Peace up. Lakay to, si Lakay. Bye! Lakay, Pinoy Tracker.